like to greet everyone, lahat ng nanonood, especially yung mga ating mga kasama sa DXN family. Even nasa COVID tayo, nasa pandemic tayo, sabi nga natin, we are still hopeful na things will get better. And of course, with our products sa DXN, we can look forward na magkaroon tayo ng maganda pa rin quality ng buhay, even we are under this pandemic. Marami po tayong products na pwede makakatulong sa atin. Nowadays, they are speaking of yung mga comorbidities, yan daw yung mga nagpapalala ng ating mga sakit, immune system, and now marami ding mga problema about the vaccine. So probably, itong topic natin with Rozelle would be an additional arsenal sa ating knowledge to heighten, pagandahin, palakasin yung ating immune system, improve our physical well-being, at magkaroon tayo ng additional protection against this pandemic. So again, I thank you for the opportunity to be able to share with you. It's always a privilege to be with you. Okay? Tuloy-tuloy na ba tayo? Diretso na tayo? Okay. So I was given the task. Good morning, everyone. So I was given the task about Rozelle. So ang title daw ay ano ang sikreto ni Rozelle? Well, actually, alam nyo po, hindi ko alam na may sikreto si Rozelle. Kasi when I started with DXN year 2000, ang alam ko lang ay si Rozelle ay vitamin C. But nowadays, nung binigay nila sa akin itong topic na to, and I dig deeper about sa mga attributes, sa mga yung nilalaman ng Rozelle at saka yung mga potential nito, I found out na there is more sa Rozelle than being used as vitamin C. So ano bang sikreto ni Rozelle? So let's move on. Yan. This is just a picture of yung Rozelle. Ang tawag sa kanya, scientific name niya is Hibiscus sadrafa. Yan. Siya po ay isang flowering plant. Yan. So kung titingnan natin ang historical background po ng Rozelle, ang tawag sa kanya is Red Sorrel, or in short, Rozelle. Ang kanyang family, yung kanyang kumbaga sa nomenclature, yung pagpapangalan sa mga halaman, ay nasa family siya ng Malvaceae na family ng halaman. Ang Malvaceae family sa halaman, this includes your cotton, ayan, Malvaceae yan. Okra kasama sa Malvaceae yan. So ang mga Malvaceae ay flowering plants. So ang Rozelle is part of the Malvaceae family. At ang maganda sa Rozelle, very rich siya sa organic acids, kasama dyan ng citric acid, malic acid, tartaric acid, and alloxyhydroxycitric acid. Well, yung malic acid po is very, very important kasi lalong-lalo na may mga bato-bato sa kidneys, bato-bato sa gallbladder. Your malic acid is very good in softening mga stones ng gallbladder at saka ng kidney. So maganda po yan dahil meron pala tayo niyan sa Rozelle. Yung Rozelle din po is known to have beta-carotene, to have vitamin C, proteins, and sugar. At maganda po sa Rozelle, marami pong gamit yung kanyang mga parte ng halaman, yung leaves. Pero yung ginagamit po natin ay yung bulaklak o yung calyx. So kung titingnan po natin, marami talagang potential na gamit ng Rozelle. Way back then, ginagamit po siya sa pang mga problema sa puso, ginagamit din siya sa pang alis ng bulate, at even nowadays, or even during those days, isa sa mga gamit sa Rozelle ay obesity management. So, titingnan natin lahat yan. So, tingnan natin muna yung background at history ng Rozelle. So, ito po yung ating Hibiscus sadrafa. Sabi po dito sa mga researchers, mostly makikita siya sa India, Saudi Arabia, Malaysia, Indonesia, Thailand, even in the Philippines. So ibig sabihin, pwede pala tayo magtanim ng Rozelle dito. Vietnam, Sudan, Egypt, and Mexico. Pero huwag na tayo mag-attempt ng magtanim ng Rozelle. Kuha na lang tayo sa DXN. Di ba mas practical yon? So ang sabi naman ng ibang mga researchers, sabi niya mainly daw ang producer ng Rozelle ay Egypt, Sudan, Mexico, Thailand, and China. So ang kagandahan po dito, may mga variety ang Rozelle na hindi naman ginagamit for medical purposes, pero yung fiber niya ang ginagamit. So ang origin ng Rozelle, ito ay isang malaking argument kasi iba-ibang scholars sinasabi na ito daw ay galing sa West Africa.
Pero ang mga opinion, ito ay galing sa India at saka Saudi Arabia. Well, anywhere, kung saan man siya nag-originate, ang maganda dito po is marami tayong benefits na makukuha sa Rosel. So, dalawang variety po yan, yung Hibiscus altissima at saka yung Hibiscus subdariffa. So, yung altissima po is known for its fiber, so hindi yan ginagamit masyado sa mga medical, medicinal or medical situations. Ang ginagamit po mostly ay yung Hibiscus subdariffa or what we know as Rosel. Okay? Yan. So, ano po ba ang laman ng Rosel? So, mainly ang ginagamit po natin dyan ay yung calyx. At yung pinakamagamit po na Rosel ay usually yung dark red o yung tinatawag na maraming very rich in anthocyanins. Kung maalala nyo, anthocyanins are also found in grapes. Kaya kung titingnan natin, hindi lang pala vitamin C meron ng Rosel. Kung meron, anong meron yung grapes, mukhang meron din tayo sa Rosel. At marami din siyang amino acids, beta-carotene, and vitamin C, of course. At ito po maganda dito. Ang Rosel contains also flavonoids and anthocyanins, cyanidins. So, ibig sabihin, maganda siya as antioxidants. May triterpenoids din siya and steroids. So, importante ito kasi anti-inflammatory siya. Nowadays, isa sa mga crucial na treatment sa COVID is anti-inflammatory. At meron siyang alkaloids. Kung titingnan po natin, ito yung mga composition ng Rosel based sa kanyang mga parts. Yung calyces, ito po yung sa may pinakabulaklak, then yung seeds at saka sa leaves. Kung titingnan po natin, kaya ang Rosel is well known for its vitamin C content, yun pong... May pointer ba ito? Yan. Nakikita ba nila yan? Yan. Makikita nyo sa calyces, ewan ko, nakikita nyo sa pointer, yung vitamin C, pinakamataas po siya doon sa calyces, yung sa bulaklak. Kaya po, isa sa mga naging point of promotion natin before with Rosel is it's very rich in vitamin C, which is true. Pero hindi lang po vitamin C ang laman niya. Ibig sabihin, marami pang laman ang Rosel. So, ano yung mga benefits po ng Rosel? Well, nung unang panahon, it is used as a tinatawag folklore medicine. Yung mga gamot ba na baryo, gamot ng baryo. So, pagka hindi ka maihi, binibigay nila ang Rosel. Para doon sa mga binabali sa usaw, yung mga nagpuputok-putok ang mga paa, may mga sugat. So, ginagamit nila ang Rosel, yung halaman, yung pinaka-flower, ina-apply nila sa mga sugat. Maganda rin siya for sore throat. Okay? Ginagamit din siya as pampurga, ginagamit din siya as parang antibiotic. At meron tinatawag din siyang sedative properties. Ibig sabihin, nakakakalma din siya. So, ibig sabihin, marami palang gamit si Rosel way back then. Hindi lang po para sa vitamin C. Now, ang maganda po dito, may mga researchers po na nagpakita ng mga specific na nakita nilang beneficyo sa Rosel. Siguro iba matutuwa dito kasi may research na nagsasabi na meron siyang hypolipidemic effects. Ano ba yung hypolipidemic effects? Pagka sinabi mong lipids, you speak of cholesterol. Diba? So itong study daw na to, nakita nila 2 capsules of Rosel, yung 1 gram extract, given 3 times a day, that's around 3 grams a day, can actually lower down your serum cholesterol. So ibig sabihin, doon sa mga matataas ang cholesterol, hindi lang pala vitamin C si Rosel. Nakakatulong siyang makapagpababa ng cholesterol. At ang maganda po dito, may mga studies, maski doon sa merong mga metabolic syndrome, yung po metabolic syndrome, mataas na ang sugar mo, mataas pa cholesterol mo, at saka mataas pa ang bad cholesterol mo. So ito pong nakita nila sa studies na ito, natutulungan lahat ni Rosel yan, in terms of lowering down o pagpababa ng cholesterol levels. So this is good news sa mga may mataas ang cholesterol na umiinom ng mga supplement. You can add Rosel to your regimen. Kung gusto niyo matulungan bumaba ang cholesterol. Ano pa? Oops, meron siya maganda pang effect. It has blood pressure lowering effect. So alam niyo po, malaking bagay ito, no? Kasi isa sa mga issues ngayon, pag tinawagan ka ng COVID, mas malaki ang chance mo na lumala kung meron kang comorbidity. Ano yung mga comorbidities na yan?
Kung may high blood ka, dagdag risk yan. Kung mataas ang cholesterol mo, dagdag ang risk yan. Kung meron kang diabetes, dagdag din ang risk yan. Bakit? Kasi may mga epekto si COVID na tumatama sa puso natin at saka sa dugo at saka sa ugat. So ang maganda kay Rosel, meron siyang effect sa blood pressure natin. So nakita dito, ang effect niya is just like captopril. Ibig sabihin, natutulungan niyang bumuka yung ugat para bumaba yung ating blood pressure. So kung titingnan po natin, pagka regular ka umiinom ng Rosel, there is a good chance na matutulungan niya yung gamot mo for high blood na mas maging effective sa iyo. Kasi makita nila sa mga research, merong effect ang Rosel sa pagpapaba ng systolic at saka diastolic blood pressure. So again, this is another insight na akala natin vitamin C lang si Rosel, pero may effect pala siya sa cholesterol, ngayon may effect pa siya sa blood pressure. Ano pa? Yan, of anti-diabetic. Importante rin yan kasi isa sa mga comorbidity na kinakatakutan natin when you have COVID is yung diabetes. Kasi pag diabetic ka, mahina immune system mo, mahina ang katawan mo, madali ka magkasakit. So ito may mga studies po in Rosel na yung mga may type 2 diabetics, na ito yung minodelo nila sa mga rats, nakita nila na gumaganda ang resulta kapag ka gumagamit ng Rosel. Meron siyang pangpababa ng ating blood sugar. So ang kagandahan po dito, isa pang nakita nila, itong yan, intestinal alpha glycosidase at saka pancreatic alpha amylase. Itong nakakatulong makadigest ng complex carbohydrates. Kaya siya malaking role niya sa tinatag na postprandial hyperglycemia, yung pagtaas ng sugar after kumain. So anong ginagawa ni Rosel? Ang nakita nila, si Rosel po, meron siyang inhibitory effect ng pancreatic alpha amylase at saka intestinal alpha glucosidase at saka pancreatic amylase activity. So ibig sabihin, pagka kayo po ay kumakain ng Rosel, kahit na kumain ka, yung kinain mo, hindi lahat totodo ang angat ng iyong blood sugar. So nakakatulong siya na makapagpababa ng ating blood sugar. Meron pong sinabi dito sa study, ang anti-insulin resistant properties ng Rosel nakakatulong mag-reduce ng hyperglycemia. Ibig sabihin ng hyperglycemia, mataas na blood sugar. So kung titingnan po natin, meron siyang anti-diabetic activity. So again, this is another good news, another insight na si Rosel hindi lang vitamin C, maganda effect niya sa cholesterol, maganda effect niya sa blood pressure, at nakakapagpababa pa siya ng ating blood sugar. Ano pa? Meron siyang anti-helminthic at saka antimicrobial effects. Pag sinabi mo anti-helminthics po, ito po ay para sa pampupurga. So nakita nila, meron siyang effect para magpurga, lalong-lalo na yung cystosoma. Ito po yung mga cystosoma, ito po ay parasite sa ating atay. So natutulungan masuppress yan ng ating Rosel. Streptococcus mutans, alam niyo po ba ang kagandahan nito? Ibig sabihin po, pagka naka-Rosel ka at nababawasan ng streptococcus mutans, nababawasan po ang bad breath, kasi ang streptococcus mutans po, yan yung bacteria sa ating bibig na nagkakos ng dental caries, yung mga bulok ng ngipin. So ibig sabihin, even si Rosel, maganda rin sa ating oral hygiene. At maganda rin po siya panglaban sa iba pang mga bacteria. So ibig sabihin po, when we take in Rosel, nakakatulong po ito na magpalakas para labanan ang ating katawan ang mga iba't ibang infeksyon sa bakterya, sa fungus, at saka sa mga parasites. Ano pa meron si Rosel? Antioxidant. So alam niyo naman yung antioxidant, ito ay napaka sikat na term. Ano? Pag sinabi kasing antioxidant, ay yung mga free radicals, ito yung mga nakakasira sa ating cells. Yung tinatawag natin may mga premature cell damages at saka yung aging natin. So kung tayo ay may antioxidant, pinipigilan niyang masira yung cells natin prematurely na hina-expose sa mga free radicals. Ngayon, sa bagay, siguro ang tao hindi masyado na-expose dahil nakakulong sa bahay.
hindi nakakalabas, ano? But then again, marami pa rin mga free radicals na pwede ka makuha sa bahay. Bakit? Eh, yung mga exposure natin sa mga blue light ng ating ano, mga computer, ng ating mga LED, at saka yung init ng araw, kasama pa rin dyan yung sobrang taas ng mga ng UV light. Ayan po yung mga source ng free radicals natin. At saka nangyari yung iba dahil hindi nakakalabas, karamihan ng kinakain ay puro preserved, puro processed. So mga chemically laced products. So ang nangyari, we eat more of chemicals, which meron ding mga free radicals. So ano ang gandaan po niyan? Pag marami kang antioxidant sa iyong katawan, it prevents yung mga damages caused by these free radicals. So kasama dyan yung anthocyanin natin, which is your antioxidants in your grapes. So ibig sabihin, hindi mo na kailang bumili ng grapes na mahal. Mag-Rosel ka na lang na candy or Rosel juice because very rich din yan in anthocyanins, which is a very effective antioxidant. O kaya ayaw mo na, huwag ka na mag-red wine. Diba? Kasi yun din ang hinahabol mo sa red wine, yung galing sa grape na in-extract o piniga na grapes na merong antioxidant, pwedeng si Rosel na. Okay? So ang kaganda po dyan, pati mga flavonoids natin, mga polyphenols natin na nakukuha mo sa mga green tea at sa mga iba pang mga herbs na napakaganda, yung mga tinatawag nating mga berries, mga acai berries, may mga polyphenols siya, may mga flavonoids, may anthocyanin siya, meron din po si Rosel niyan. So yun ang kagandahan po ng sekreto ni Rosel. Hindi lang siya pala vitamin C, marami siyang naitutulong sa ating katawan. And as an antioxidant, talandabi niya, may polyphenols, may flavonoids, may anthocyanins, napakaganda po siyang protection sa ating cells from premature damage. And of course, if your cells are protected from premature cell damage, it also reduces or delays the aging process. Yan, yung ayaw magmukhang matanda kagad, tandaan nyo si Rosel. Huwag nyo kalimutan si Rosel, okay? So ano pa yung mga ibang pharmacological effects niya? Ito siguro, although maraming malunggay sa Pilipinas, ano, they found out na ang Rosel ay merong lactogenic activity. Ano ba yung lactogenic? Ibig sabihin, pampadami ng gatas doon sa mga mothers na lactating. Kaya kung yung mga nanay dyan, yung mga bagong panganak na nagpapasuso ng kanilang mga anak, maganda rin pong pampadami ng gatas ang Rosel. Kung sawa na kayo sa malunggay, at lahat kayo nakamalunggay, lahat ng pagkain mo may malunggay, pwede ka rin mag-Rosel because Rosel is found to have good lactogenic activities. Ayan, so naggaganda po yung lactation, pag-produce ng gatas ng isang ina. Then of course, yung ibang mga effect niya, nabanggit na natin kanina, it helps absorb yung dietary carbohydrates which assists in weight loss. Ibig sabihin, pag kumain ka, bukod sa hindi tataas kagad yung postprandial blood sugar mo, yung sugar after eating, since nabablock na ibang enzymes para ma-digest yung sugar, so nakakatulong siya na hindi maging cause o additional calories yung ibang carbohydrates na kinain mo. Ang resulta po niya, nakakatulong siya mag-assist ng weight loss. So, meron siyang tinatag na anti-obesity. Diba? So, nakakatulong din. Hindi lang pala yung sa mga antioxidant na yan. Hindi lang pala sa cholesterol. Hindi lang pala sa blood pressure. Yung medyo gustong magbawas ng timbang, lalong-lalo na sa panahon ngayon, yung nakakulong sa bahay, walang exercise. Well, this is good news because partly si Rosel po somehow reduces o binabawasan niya yung absorption ng dietary carbohydrates natin. Of course, syempre, we should put it into a minimum. Baka naman sabi mo, ay, magro-Rosel na lang ako, kakain ako ng maraming ice cream. Baka humatalo si Rosel. So, lagay po natin sa tamang pananaw at tamang perspective. But ang good news po dito, Rosel has anti-obesity properties. At ito pong kagandahan kay Rosel, it is anti-inflammatory. Ito po ay isa sa mga highlights ng treatment ng COVID ngayon, mga anti-inflammatory. So maganda po yan kasi yung inflammatory reaction ng katawan natin,
yan po yung nagko-cause ng mga side effects ng COVID. So it's good to know that your Rusell has anti-inflammatory effect. And dahil mataas siya sa mga anthocyanins, mga antioxidants, meron din siyang anti-cancer benefit. So yan po yung ibang mga pharmacological benefits ng Rusell. So sa atin po sa DXN, we have two preparations. Meron tayong yung Rusell liquid. Ito pa is sweetened, which is good sa mga bata kung ayaw nila yung candy. But we also have your Rusell candy, which you can chew or pwede nyo rin inumin directly. Ang ating candy po contains 300 milligrams of Rusell. So on the average, you can take yung mga nagme-maintain lang, you can take around 3 to 4 tablets a day. Yung medyo mataas ang cholesterol at mataas ang triglycerides, you can take as much as 6 to 8 tablets a day. Yan. So yan po yung ating Rusell, yung chewable. Maganda rin po siya sa ating ngipin kasi po sabi nga yung bacteria na nagkakos ng tooth decay, nalalabanan din po ni Rusell and is very good for our immune system. So in all, kung tinan po natin, si Rusell po ay hindi hanggang vitamin C lang. Ang sikreto ni Rusell, marami po siyang benepisyo na maibibigay sa ating katawan hanggang sa pagpapababa ng iyong cholesterol, pagpapababa ng iyong blood pressure, pagbaba ng iyong blood sugar, hanggang sa pagtulong ng pag-reduce, pagbaba ng ating timbang, pagbawas ng pagkabulok ng ating ngipin. So kung titingnan po natin, we can use Rusell as another part of our arsenal para i-promote yung ating physical well-being. So kung may iniinom kayong mga supplements ngayon at medyo nagdadalawang isip kayong gumamit ng Rusell, well, I hope ito pong mga additional knowledge, itong sekreto ng Rusell, nakatulong po sa inyo para ma-encourage kayo na gamitin sa Rusell. So again, ito po yung sekreto ng Rusell which I am presenting to you and it's my privilege to be part of the DXN family. So salamat po ng marami and good morning to everybody.